Good morning po, good afternoon pala. Hindi pala good morning, good afternoon mga amigo. Nandito po tayo sa Wesleyan University Philippines. At susundin natin si Sophie. Ano kaya ang lagay kay Sophie? Kumusta siya? Ayan po mga amigo, meron na po silang assignment sila Sophie. Tingnan niyo po, mamaya ituturo ko kay Sophie to. At tingnan natin kung kaya kaya magbasa ni Sophie. Sophie, baka na marunong na basa si Sophie. Ito ang assignment nila mga amigo. Madali na naman pala. Madali lang yung kanilang assignment. Babasa kaya natin kay Sophie to. Try natin babasa to kay Sophie. Oh, Sophie, Tingnan natin kung mababasa niya ha. Ayan po si Sophie. Inaantay po natin yung teacher niya at mayroon pong akong itatanong. So umalis na yung mga kaklase ni Sophie. At ito yung kanilang assignment. Madali ito kung kung mauunawaan niya o marunong siya magbasa. Pero pag ganito ang assignment, papaano? Siguro, tingin natin, tanong natin sa teacher kung paano yung gagawin dito. Kung ako magbabasa tapos sasagutan ni Sophie. Kagaya po niyan Ma'am Joyce, may assignment po sila. Ano? Paano yan? Hindi naman nababasa na ba niya na to? Meron siyang mga nababasa na po dito kaming tama nito. Oo. Kaya na niyang basahin yan. Pero hirap pa rin siya sa English. Sa English. So, meron pa rin siyang mga word na hindi na intindihan. Actually, marami pa. Marami pa siyang mga words na hindi pa talaga alam. Hirap siya sa English. Opo, dahil iba naman talaga. Yung language nila. Pero ang napansin ko naman, bakit naman si Alima? Si Alima. Sa Tagalog, ha? Sa Tagalog, si Alima naman. Nag-excel siya. Oo, marunong siya magbasa ng Tagalog, as in. Kaya niya basahin lahat. Siguro nga, dahil si Sophie, doon sa EG. Dahil grade 1 pa lang. Kinder pa lang siya talaga. Kumbaga si Sophie talaga. Gets ko. Same level lang din siya noon sa editorial. So si ano kasi, si Alima, nakapag-grade 1 na. Nakapag-grade 1 na, kaya nakakabasa na. Kumbaga si Sophie talaga ang beginning. Ano sinulat ito? Ano to? Sinulat yun sa pakabila, ginaya niya, kinopia niya. mula po ma'am, ma'am Joyce, mula po ng umpisa po ng pag-aaral po nila, ano yung mga naobserbahan mo na ginagawa ni Sophie dito? Halimbawa sa paano pagka nag usually ano ba ginagawa niyo? Yung kakantahan, sayawan, paano ba? Kantahan, sayawan para sa panimula ng klase. Doon naman nakikipag-participate si Sophie. Marunong din siya magsulat. Iba nga lang yung penmanship na ginagamit niya, tama teacher, ano? Kung mapapansin mo, iba yung pagkakasulat nila. Pero medyo cursive, no? Ng letter? Yes. Iba ang pagkakasulat nila? Pero maiintindihan mo siya. Ang way lang ng pagsulat niya, Sa atin kasi cursive, di ba? Kumbaga cursive yun sa kanila kay Sophie. Na dapat hindi pa. Hindi pa. Advanced sila, ganun? Ganun yung pagkakaturo sa kanila. Cursive na agad. Halimbawa, ma'am, Joyce, halimbawa, okay, susunod natin, okay. Halimbawa, write down your name. Escribir tu nombre. Nombre, tu nombre. Josepina. Josepina yung Rocco Matinga. Ayan, tingnan natin kung ano. Ayan. Josepin. Yung iba. Tingnan natin mga amigo. So, ganyan yung sulat yung pangalan niya. Oo nga. Maiintindihan naman nga pala. Tingnan natin. Cursive halo. Oo. Magkahalo yung may big letter. Ayan. May big letter, may small letter. May cursive. May gothic. Ayan. Tingnan natin ha. Oo nga, sino ka nagturo nito? Pakihanap natin, tingnan natin. Matinga. Tingnan natin ha. Matinga.
pa na matingga. Na. Oo, oh, ayun nga. Ga. 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 O, oh, tingnan na pakikita natin sa kanila. Mag-i-g. Ano ba yun mo yun? Ga? Ga. Ga. A. Ayan, tingnan natin. So, ito po yung sinulat ni Sophie. Oh, merong big letter tapos may cursive. Kasi pinaro ko matingga. Maiintindihan naman siya. Yun nga lang, hindi talaga yung proper, no? Oh. Pero paano po pag ganito, ginagawa niya, itinatama niya na lang? Yes po. Binibigyan ko siya ng pattern na yun na lang yung susundin. Yung susundin. Ah, okay. Eh, paano po kayo nag-uusap dalawa? Ah, okay. Akin na pala, kanina po tinanong pa siya, Timo. Sophie, what do you want to eat? Oh, tingnan mo. Parang ba sila? Oo. Actually, kanina, si Misma, nung sa mother tongue nila, may usap nila ni teacher, Tagalog, tapos eh, ano siya? Tumatama, ma'am? Oo, sabi ko ganyan. Sabi ko, alam niya. Alam niya kaya yun? Alam niya. Kopyahin, gano'n. Mm-hmm. Isulat, gano'n. Marunong sila. Parang, siguro, yung dahil everyday na encounter nila sa mga kaklase, uh-oh, sa mga kaibigan nila, mm-hmm, na natututo sila paunti-unti. Kasi nga, yung mga bata naman, madali din naman makapag-adjust tayo nga, di ba? Mm-hmm. Yung baga, kahit indala tayo sa ibang lugar, unti-unti. Meron pa yung matututunan na... Yung nga sabi ko, maghapon kasi sila dito. Yung mga, kasi napansin ko, pagpasok ka na dito, nakikipaglaro naman siya. Oo, wala naman problema sa kanilang socialization sa kanila. Actually, parang doon talaga nagsisimula yung magandang communication ng mga bata. Through playing. Kasi diba, sinasabi natin, kung yung mga estudyante, yung mga bata na yan, yung universal language nila is play. Is through play. So, when they play, they communicate well. Mm-hmm. Doon sila nag-roomie-start. Kaya ito mo si Amir, nung unang-unahan, di ba? Nagkaroon siya kapat ng kaibigan na sumasakay pa siya sa motor. Kasi naglalaro sila. Uh-huh. Meron silang particular activity na pinagkakasunod. Tapos ako naman, napasin ko naman kay Amir, nagsasalita siya ng English, hindi nga lang buong sentence. Oo. Tapos nakakapag Tagalog, tumingin, umupo ng maayos, marunong sila yung mga basic na mga direction. Mm-hmm. Alam na nilang i-understand. Kanina, nakasalubong yung Mang Christy si Misma. Oo. Tinanong ni Ma'am Christy ako, bakit bumababa? Tapos tinanong niya si Misma, where are you going? Sabi ganyan, in English. Sabi, huminom ako. Tapos canteen. Canteen, sabi niya. At least naiintindihan. Naiintindihan niya. Tapos may respond na tama naman, pero incomplete. Pero maintindihan mo din, na doon siya pupunta. Ibig sabihin, nag-learn na rin sila. Pa, unti-unti, may progress. Hindi siya yung biglaan talaga. Oh. Yun nga. E tingin mo, ikaw ma'am Joyce, si Sophie, sabi ko nga kanina, tinatanong sa inyo kung ano yung mga naobserbahan mo. Ano pa yung mga naobserbahan mo sa kanya na ginagawa dito sa classroom? Ayun nga, marunong na siya makipag-socialization. May mga friends na rin siya. Ngayon ba? Na nakakausap. Oo. Ibig sabihin nga, mm-hmm. At siya rin naman, nagkakaroon na ng learning sa kausap niya. Mm-hmm. Pero ano, Ma'am Jess, nagkaroon ka na ba ng meron kang pagkakataon na nagkaroon ka ng estudyante na same lang niya na zero English, gano'n, zero Tagalog? Naka-encounter ka na gano'n? O nagturo ka na? O ngayon pa lang? Ngayon pa. O ngayon pa lang daw si Ma'am Joyce magtuturo na ano. So, challenge pala sa'yo yan. Sa tingin mo Ma'am Joyce, ilang buwan o isang taon ba kaya na niya mag-English? Kaya na. Kaya na siguro nila kasi maghapon sila dito no. Oh, maghapon sila. Makaka-adapt na sila. Ayun, yung pagtutulog mo, nakikita mo kasi yung mga bata. Napaka-swerte lang din natin dito kasi yung mga bata talaga dito actually kahit medyo may onte na lumilitaw ng mga maluloko. Yung malilikot lang naman pero hindi yung sobrang mga maluloko talaga na ano. Pero makikita mo sila na
willing sila to help yung ano, yung klase nila. Kaklase nila katulad nila. Mm-hmm. Nila Sophie, ayan nila misma nila Amir. Kasi dun sa klase ko, ako kasi sinabi ko sa iyo, diba? Itinabi ko siya dun sa mga tohat, yung tohatir. Tapos talagang makaka-help sa kanya. Ngayon, nagko-communicate sila. Alam mo ba, sa corner niya, meron pa silang yung ginagawang appear, yung pag-friendship. Pag tinitinan mo ganun, ay nakakatuwa naman. Tapos kanina, sabi na yung teacher, oh, i-help niyo ha? Kasi kayo bahala na ano, mag-explain dyan. Dun sa, ano, dun sa particular na binabasa. Mm-hmm. Kasi nga, nag-check yung, ano, yung teacher. Mm-hmm. O di nga nakita ko, sabi ko ganyan, explain sa English. Tagalog yung subject. Itinatranslate nila sa English. Ito naman si Lisma, pinakikinang mabuti. Tapos nag-agree. Tapos makikita mo ganyan, ina-explain talaga nila. Halimbawa, may mga answer. Tapos, hirap dahil hinihirap pa sa Tagalog. Ganyan, medyo may background ng English. Mm-hmm. Itatrain nila talaga ng English. Yung mga ganyan. Tapos, ipapaliwanag nila talaga. Masaya-masaya din sila kapag halimbawa natatama yung sa spelling, natatama yung mga sinasagot nila Amira at saka ni Miso. Pinapalakpakan nila, proud na proud sila. Pag ganun natatama? Oo, tapos ano sila, kanina, magpe-present ng ano, sa performance task namin kanina. Eh, hindi pa to ready si Lamisma at si Amir. Hindi pa naman lahat nakapag-perform. Tapos chini-chiri nila, gustong-gusto nilang ano, pakinggan na ito mo si Miso at si Amir. Tapos, diyan kaya naman yung dalawa. Saan po bang sila mahihiya? Okay. Si Ma'am Joyce na mahihiya. And naku-curious kayo ano itsura ni Ma'am Joyce. Ang ganda-ganda niya. Sabi ko nga ito ang teacher na maganda na ayaw magpa-video. Pero okay lang daw. Basta may voice over lang. Voice over. Mahihiya. Hindi ka talaga mahihiya. News ba ito ng ano? Ng mga teacher? News ng teacher? Ito, mini-mystery. Oo, mystery. Pero ito, pero totoo naman maganda, di ba? Oh, maganda. Pero sa asawa ng anak si Ima. Ba't sinabi mo agad? Eh, ba't kasi ito ang pagkakalit mong asawa niya? Ay, joke lang. Tamistery nga tayo eh. Baka kasi biglang may nag-mine o ganun. Yun ang mahirap. Naku, yari ka talaga. Hindi voice over, hindi napapa-voice over. Oo, hindi mag-voice over. Okay, ma'am, Joy, salamat. At sa susunod uli na, ano, na sa isang araw uli, interview natin. Oo. Sa ngayon kasi yung kamay niya talaga na may gold eh. Yun ang nakita ko eh. Yung may gold. Yung may gold. Yun ang kita natin. I-try na yun natin si Sophie. English. Ano? Nahihiya na si Sophie. Paano sasagutan ngayon? Tuturo na lang ng nanay. Ano? Oo, paano gagawin? Sabi, gawin na natin assignment mo, dali oh. Dali mo. Tuturo ng daddy. Tuturo mo na Sophie, come on. Da? Ito na tayo. Here. This one. I. K. Okay. Ano ba ba? Oh, meron mo. Oo nga. Nahihiya lang. O sige, itanong natin yung, tanong ako anong sasagot niya yun. O sige, masasagot niya. How about this one? You can answer this. I. Nasasagot nga. Oo. Sa totoo lang nakakaintindi siya. Nakakaintindi naman pala. Nasagot niya eh. Yung mga age talaga na yan kasi, di ba parang sila eh, mga blacks sila. So, yung nung nandun sila sa bansa nila, may mga natutunan na din sila. Siyempre, kinalakyan na nila. Pero yung ganito ang age kasi, very, ano pa,
reachable na mas madali-dali pang pumunta. Pero yung sa mga age nila, Amir, nila mismo, dahil mas marami na silang natutunan sa bansa nila, medyo challenging sa kanila, the same time sa mga teacher. Kasi kailangan mo pang i-correct or itama doon sa bansa natin yung mga natutunan. Oo, totoo yun. Tapos ngayon, nasagot naman niya yung ban. Oo, diba? Hindi ka pa matuwa sa mga ban na nakikita mo na meron pa. May improvement talaga. Oo, kasi diba, parang iniisip natin na dahil inuwi sila from sa bansa nila, na yung adjustment nila is talaga matatagalan. Pero makikita mo, may yung improvement kaya hindi mo inaakala na nagiging mabilis din. Oo, mabilis din. Sa totoo lang yung ano. Yun nga, huwag lang kayo na mainip sa facing mo. Oo nga eh. Tinan mo. Araw-araw naman yan eh. Oh. Eager yung mga matuto. Yung, ano, yung pag-intindi nila na kahit walang translator silang hawak, mag-proud ka din naman kasi sa kanila. Yung malaking bagay din na naita-translate sa kanila, pero sila yung malaking bagay na yung eagerness nila. Kami naman mga teacher is ano lang kami eh. Isa lang kami sa tulong. Pero yung pagkatuto nila, nagmumula sa kanila talaga. Yeah. Yung kagustuhan nilang matuto. Hindi naman namin yan maituturo kung hindi naman nila gusto. Oo nga. Kahit ibigay namin yung pinaka-best namin at kung hindi sila... Nasa kanila pa rin. Totoo yun. Oo nga. Kahit mag-iigaw kami dito, magpapagod, kung sila mismo ayaw nila, wala yun. Accept. Makikita mo sa kanila. Makikita mo sila. Yun doon din ako nakatama kay Vivian. Kay Vivian? Oo. Kasi pag natuturo ako sa kanila, yung... Makikita mo sa kanya na nakatitig siyang mabuti na ano doon sa... Iniintindi niya talaga? Iniintindi niya. Tapos, pag kami nag-gets ko siyang word at medyo naging niya yung confidence niya, nag-release niya ng hand. Oh, yun nga. Diba? Yung parang sabi mo ganyan, yung ina-expect natin kay Vivian na... Oo nga eh. Baka ano, sa kanya mahirapan. Mahirapan. Kasi may katigasan ng ulo. Yung hindi masyado siyang nagpa-follow. Pero makikita mo, pagka ikaw mismo yung nagtuturo sa harap niya, na ako, na-witness ko yung ano niya, di ba? Yung pag-beginning niya hanggang... Teacher ka kasi niya sa science eh, no? Makikita mo talaga na si Vivian, although medyo mahirap siyang sabihan sa bahay, yung medyo challenging sa pag-discipline sa kanya. Pero when it comes to ano, sa pag-aaral niya, wala kang magiging problema kasi makikita mo yung eagerness niya. Maibigay din sa kanila yung para sa kanila. Even, ano na kami, sa beyond yung sa expectation na kung ano lang yung expected na ituro namin, nag-go beyond kami. Makikita mo kasi ako doon sa classroom ko, at sa classroom mo kami ng session, which is walang African or salitang Spanish. Makikita mo na ako bilang teacher, bilang advisor ni Edmina, ni Misma, tsaka ni Amir, yung parang thankful din ako sa mga teacher na nag-effort talaga. Nag-effort talaga. Makikita mo sa board namin, nag-spelling or meron particular na i-discuss. Tapos may open and close parenthesis na Spanish. Para maano. In consideration sa mga bata. Yung parang hindi naman natin inaalis talaga na yung bakit parang kami ang matututo na mag-Spanish. Ganoon naman din talaga yung parang hindi lang naman yung kabata ang kailangan na matuto sa amin. Kami din ang mga teacher, natututo kami sa bawat bata. So ito kasi sila yung mga bata na to, kailangan pa nila yung gabay eh. Ano nga yung ituturo namin kung hindi out of the blue nila ma-introduce yung malalaki ng salita without yung prior knowledge about that. So we consider yung ano nila, yung kailangan nila para mas magkaroon sila ng knowledge and then maging nila yung confidence nila na sila teacher willing na akong turuan dito sa lingwahe ko. Kaya mag-aaral, kanina si Misma, lumapit na siya sa akin dahil may performance task kami.
pinapaano niya sa akin, pinapa-explain niya sa akin yung kailangan niyang kabisado. Basta tutuwa ako kanina habang nagre-recite yung mga classes sa harap. Nandun siya, nakaupo, tapos tinatry niya talagang basahin in English, tapos ipinapractice niyang sabihin, ganun, para mag-present siya sa harap. Kaya niya present. So, ibig sabihin, medyo yung barrier doon sa, nahihiya siya doon sa mga klase niya, unti-unti, na titibag na yun, yung hiya niya na yun, yung barrier doon sa Yeah. So, yun ang pinakamagandang naidudulot na nung pang 3 weeks na natin na magkakasama. Yung 3 weeks na yun is, ano na, nakikita natin na napakalaking improvement para sa bata. Ito si Sophie, ayan, yung lahat ko, Mang Joyce, nakikita natin na unti-unti, nag-grow na siya bilang grade student. Mm-hmm. Diba? Sabi nga yung mga ano natin eh, mga, sa mga subscribers mo. Mm-hmm. Si Sophie yung hindi na-apektuhan ng grade 11. Oh, isa nga lang din. Siya yung hindi. At saka malay natin, baka after ilang months lang, okay na sila. Baka nga magulat pa tayo, baka after 1 year, magaling na sila mag-Tagalog. Kasi araw-araw magkakasama nila eh. Ngayon kasi ako, may mga ano na din, ang ginagawa ko, every morning, nagpapatugtog ako ng mga praise and worship na English. Na, sabi kong ganyan, makakahelp ko kayo yung misma. Kasi habang sinasalita niya yung mga English, kinakanta-kanta niya, unti-unti, napapamilyar na siya sa mga wag lang talaga madaliin. Wag lang madaliin. Kami dito, hindi namin minamadali yung facing nila. Kasi alam namin, dadating sa point na matututo sila. Mm-hmm. Walang bata na hindi matututo. Basta kung yung sa sarili nilang facing, hindi naman lahat ng mga bata, mabilis ang pagkatuto. Mm-hmm.